guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Mega love shoutout sa mga sumusubaybay sa atin dyan. At syempre, doon sa mga nag-aabang kung ano na nga ba yung latest update dito sa kaso ni Jeveline Galieno. Lahat tayo ay nag-aabang, lalo't lalo na kasi nga yung resulta ng DNA na isinagawa ng NBI Maynila ay nasa Palawan NBI na. At ngayong araw na to, ilalabas na nila kung ano yung magiging resulta. Kaya lahat tayo ay nag-aabang. At dito nga ay nagsagawa sila ng polygraph test or lie detector test nga dito kay Liubert Dasmariñas. Kasi ito na lang hinihintay nila at isasabay nila sa pag-anunsyo sa magiging resulta ng DNA test. At ito nga ay si Jobert Baldistamon na isa rin kaya pinsang buo ni Jeveline Galieno na itinuturo na mastermind ni Liubert Dasmariñas nung una na siya yung utak talaga sa pagdukot at pagpatay kay Jeveline Galieno na pinsan buo nila ay nagsagawa din ng polygraph test o ng lie detector test. Dito na panood natin sa RMN Bandera na dito ay sinagawa na nga kanina rin yung polygraph test na gagawin dito kay Jeveline Baldis para naman daw ay mapatunayan niya at malinis niya yung kanyang pangalan. Kasi alam nating lahat na nung unang-una talaga ay siya yung tinuturo ni Liubert Dasmariñas na mastermind ng lahat. Dito ay hindi sila pinagsabay na dalawa sa paggawa ng polygraph test. Kasi nga ayon dito kay Jeveline Baldistamon kanina ay may sama siya ng loob dito kay Liubert Dasmariñas talaga. At para may tanim siya talaga, tinatanim niya talaga yung sama ng loob niya sa dibdib. Kasi syempre naman, kung wala ka namang ginawa at inosinti ka, tapos pagbibintangan ka sa krimen na napakalaking krimen na yan, sino ba naman ang hindi magagalit at magtatanim ng sama ng loob? At dito nga ay binasahan na rin siya ng doktrina nga kung ano nga ba yung karapatan niya. Dito nga ay kasama ni Jeveline Baldistamon ang kanyang kapatid na babae. Siya yung nagbasa doon ng mga karapatan ni Jeveline para naman fair doon at malaman niya at maintindihan niya kung ano yung karapatan niya bago isagawa yung polygraph test dito. At dito ay makikita natin na matapang at wala ring takot na magsagawa nga o isagawa nga yung polygraph test ni Jeveline Baldistamon. Kasi nga syempre naman kung wala ka namang ginawang masama talaga ay kailangan mong maging matapang at ipaglaban yung karapatan mo at patunayan talaga sa buong mundo na wala kang kasalanan at malinis yung konsensya mo, di ba? Makikita natin sa dalawang magpinsan talaga na matapang at wala silang inuurungan o wala silang takot na harapin yung polygraph test. Kaya nga maraming reporters at marami yung mga saksi doon para naman ay magpapatunay na yung mga tao na to na si Liubert at si Jeveline ay hindi sila pinilit. Meron naman silang abogado doon at meron talaga silang kamag-anak na kasakasama. Kung sakali nga nabang magka-anomalya o kung ano man yung magiging problema bandang huli ay may witness sila. Kasi itong si Liubert Dasmariñas ay kasama niya ang kanyang tatay at meron siyang abogado. At ito namang si Jeveline Baldistamon talaga ay kasama niya rin yung kapatid niyang babae at meron namang doon mga taga NBI, mga reporters at saka yung reporters ni Serafi Tulpona, si Mary Grace andun din. Maraming saksi din sa nagaganap na polygraph test at hindi naman siguro magkaroon ng problema pero yun nga lang ang inaasam at nagdadalawang isip yung mga netizen talaga kung ano na nga ba yung magiging resulta ng polygraph test na sinasagawa dito kay Liubert Dasmariñas at kay Jeveline Baldistamon. Hoping and praying talaga tayo na lumabas yung katotohanan lalong-lalo na dito sa DNA test na isinagawa ng NBI Manila
dito sa sinasabi nila na kalansay di umano ni Jovelyn Galieno. Sana pagkatapos ng ganitong resulta, kung magiging positive na talaga yung magiging resulta ng DNA test na isinagawa ng NBI Manila, ito yung masasabi natin na close case na daw, kahit na itong si Cedric Caabay ay nagsabi na magiging close case na hindi na sila makikialam, kasi nga yung kaso na dito ay ipapasa na lang sa PNP, ipapasa na ng PNP doon sa korte, yung korte na yung bahala magpatuloy ng kaso kung gusto ng pamilya Galieno, kasi nga wala na silang rights, kasi nga natapos na yung obligasyon nila na para isolve yung kaso ni Jovelyn Galieno. Yun nga lang kung maging positive, pero kung sakaling maging negative na, yung resulta ng DNA test na isinagawa ng NBI ay napakalaking katanungan na kailangan sagutin ng PNP. Kasi nga, nung una ay nagpalabas na sila ng statement talaga na positive at yung bungo na yun o kalansay na yun ay kay Jovelyn Galieno. Pero yun nga ay maraming nagsilabasan ngayon ng mga balita na pinasabog nga ni Sir Tommy Abili na yung kalansay na daw yun ay galing sa Nara, Palawan at sa Panakan Cemetery daw kinuha yun. May nag-text sa kanya na isang asset nila na kasama daw ng asset ni Major Manalo na kumuha doon sa kalansay o sa buto na yun na isinilid pa nila sa sako at isinakay pa daw sa scooter para dalhin doon sa sasakyan na naghihintay para kargahan. Para doon nga ay isakay yung buto na yun para dalhin doon sa lugar kung saan nakita nga yung kalansay na di umano ay kay Jovelyn Galieno. Gaano nga ba katotoo yung mga balibalita na lulumabas ngayon? Kaya hindi talaga mawari ng mga netizen na mag-isip ng kung ano-ano na yung mga resulta ng mga DNA test na yan ay maaring isabotahe ng ibang tao, lalong-lalo na yung PNP na positive na nga yung resulta ng DNA test dito sa kalansay at ito yung maaari pang mangyari dito sa NBI, kasi nga maraming nagsilabasan talaga. At dito nga kahit yung nanay ni Jovelyn Galieno ay hindi niya alam kung ano yung magiging resulta at nararamdaman niya ngayon, kasi nga siya nga ay hindi niya alam kung ano yung mararamdaman niya kasi nga hindi niya pahawak yung resulta at wala pa talaga siyang alam kung ano nga ba yung nangyayari sa kanyang anak. Siyempre maintindihan natin yun na napakasakit para sa nanay na mawala ng anak na hindi natin alam kung buhay pa nga ba o wala na. Pero marami pa rin haka-haka na buhay pa rin ito. At ito nga yung nanay ni Jovelyn Galieno na si Jeline Galieno ay naniniwala na buhay pa yung anak niya. Kaya hintay na lang natin guys, hoping and praying tayo talaga na magiging fair yung kakalabasan ng DNA test ng NBI. Kaya nga sana ay magiging patas yung hustisya dito at matanggap talaga at makuha nila yung hustisya na para sa pamilya Galieno. Kaya yun lang guys, more power, more blessings to come and Jesus loves.